ano ba talaga ang magandang i-trade? Crypto ba or stocks? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito, no? Pero kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account or dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Azucena, a second year financial management student, content creator, business owner, and definitely global trader and investor in different financial markets. So, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, no? Dahil I was once also a finance instructor po sa isang global educational company, no? So, kung interesado ka na matutunan po lahat ito about business, economics, no? Finance, personal finance, eh, mag-subscribe ka na, no? Mag-follow ka na dito sa ating mga social media platforms dahil alam ko, marami kang matututunan dito, okay po? Yan ang pag-usapan na natin ngayon, no? Alam ko po, no? Sorry for the term, pero purgang-purga na tayo, sawang-sawa na tayo sa tanong na yan. Stocks ba? Crypto ba? Forex ba? Ano bang asset class? Ano bang market ang ititrade ko, no? Pero linawin na po muna natin dito yan para again sa mga hindi pa nakakaintindi, no? Ano ba dapat ang itrade, no? Is stocks ba? Or crypto? No? Ano bang advantage and disadvantage niyan? And it has to do with my previous video regarding sa risk and return po ng dalawang yan, no? At sinabi ko na rin doon na magkakaibang tao ang nagte-trade sa crypto at sa stock market po, no? Kasi hindi lahat para sa crypto, hindi lahat para sa stock market. But this is a very risky idea na mag-invest ka, mag-trade ka sa isang asset, sa isang market na hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo, no, na risk at syempre return. So ngayon sa video na to, pag-usapan na natin yan, no. Number one kasi, when we say stock market kasi or stocks, no, it is an equity security. Ibig sabihin po, kikita tayo base rin doon sa performance ng company at sa performance ng industry or ng macroeconomics, no, kung paano mag-perform yung isang asset. So halimbawa, malaki ang kinita ng companies, more on syempre tataas din yung share price niyan. Pero pagka naman bangkarota or nalugi, pababa rin yung galaw niyan. Same as with the cryptocurrency volatility, no? Ang kinaibahan lang talaga niyan, ang stock market or ang stocks, it is a traded shares, no? While ito po, currency, cryptocurrency. Ang pinaka-pinaka-pinaka-kinaibahan lang po talaga niyan, yung diniscuss na nga natin last time na risk and return factors, no, yung volatility and liquidity ng market. Kasi po, ang stocks, pag sinabi mong stock market, marami pang stock market. May Philippine stock market, may US stock market, merong Japan stock market, no? Merong mga iba't ibang stock exchanges that facilitate those trade transactions. So, kapag ka sa Philippine stock market, yung liquidity niyan, aminin na natin mababa po. So, ibig sabihin, low risk, low reward, no? More on. Kung ikukumpara natin sa iba't ibang market sa Asians and different global, no? Across global markets. Pero ang crypto, mako-consider na rin natin siya sa global market. Why? Kasi iba't ibang bansa po, iba't ibang foreign national na investors, mga traders ang nagte-trade din, no, sa crypto market. Kaya nga crypto market 24/7 din, no. Ang stock market may opening and closing po 'yan. So ang aking ibig sabihin lang po dito, no, stock market ka kung medyo risk averse investor ka or trader, 'di ba? Kasi yung liquidity dito sa market natin sa Pilipinas medyo mababa yung volume po, no? Pero pagka US stocks naman, katulad ng S&P 500, Nasdaq, and other indices, no? Other markets, yan po ay mas active kumpara sa Pilipinas. Okay po? Pero kung ipapagkumpara na natin ang stocks and crypto, mas high risk and high reward naman po sa crypto. While sa stocks naman po, depende dun sa market, sa industry, at sa specific na stock na binibili mo. Okay po. So, pareho sila. May mga kapagkakaparehas nila, no? Pagka nag-perform na maganda yung crypto company na yon, tataas rin, no? Kapagka magra-rug pull, may bad news, bababa rin. So, pareho silang based on performance, no? Based on supply and demand, and tinatawag po natin na ownership, di ba? Kapag bumili ka ng shares, may partial ownership ka. Pag bumili ka ng crypto na to, ng Bitcoin, no, meron kang
0.00. So, meron po tayong tinatawag na partial ownership. Ibig sabihin, may pag-aari ka or you are actually owning or pertaining to an asset na meron kang share or meron kang pag-aari po doon. So, parehas lang. Okay? Kumbaga, nagkakaiba-iba lang sa paggalaw ng market, no? Kung gaano kabilis, kung gaano kabagal, at yung mga factors sa paggalaw ng mga asset classes na ito. Okay po. So, at the end of the day, it will vary, no? It may vary doon sa mga investors, traders na magte-trade kung saang market, US stock market ba, Philippine stock market, commodities ba, ano bang ititrade mo talaga? Ano bang gusto mong itrade, no? Kung risk taker ka, most probably sa crypto market po nagte-trade yan. Okay, so sana marami pong naunawaan, natutunan dito sa video nito, no? Once again, kung may mga questions kayo about the two and the other markets and other financial assets, mag-comment lang po kayo para ma-discuss natin yan in every videos that I upload, no? So, yun lamang po. Kung maraming natutunan, just give it a thumbs up, share nyo to, at mag-comment lang kayo kung may natutunan kayo at may gusto pa kayong ipagawa na mga contents po, no? So, maraming salamat sa panonood, mga ka-traders, no? Like, share, follow, subscribe, and hit the notification bell.